So sa naging pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra Memphis Grizzlies, napakagandang game nga dito ang ipinamalas na magkabilang kupunan. Dahil nanatiling dikit nga dito ang game hanggang sa huling segundo ng fourth quarter. At mas naging intense pa nga dito ang game nang ma-eject nga si Steph dahil sa ginawa nitong pagbato sa kanyang mouthpiece. Ganun pa man kahit na wala si Steph sa kanilang lineup, naisalba pa nga rin dito ni Klay Thompson ang Golden State Warriors matapos nga niyang maipasok ang kanyang 3-pointer sa 15 segundo ng last quarter. At naitabla pa nga rin niya ng Memphis dahil kay Ja Morant, ngunit sa natitirang 2 segundo ng 4th quarter. Maswerte nga ditong naipasok ni Jordan Poole ang inbound pass ni Donte DiVincenzo, kaya naman matagumpay nga nila ditong naipanalo ang game sa dikit na score 122-120. So matapos nga ng napaka-impresibong performance ng ating defending champion laban sa Memphis Grizzlies, nakita nga ditong iniintay dito ni Steph lahat ng kanyang mga teammates sa tunnel, at dito nga ay pinagtripan ni Jordan Poole si Steph dahil nang salubungin nga siya ng ating finals MVP sa tunnel. Ibinato nga rin niya dito ang kanyang mouthpiece at nagtawanan at nagyakapan na nga lamang silang dalawa dahil sa naging pangyayari kay Steph sa fourth quarter. At bago muna natin ipagpatuloy ang ating mga balita, ang bidyong ito ay hatid sa inyo ng legit betting side na 1xBet. Tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit, at dito ay pwede kang tumaya sa mga paborito nyong sports, lalong-lalo na sa basketball. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? I-click lang ang link sa ating description video at gamitin lang ang ating promo code na LODSPORTS para maklaim ang inyong first bonus. Samantala, sa muling pagbabalik ni James Wiseman sa lineup ng Warriors kontra Memphis Grizzlies, hindi nga natin dito nakitang pinaglaro ito ni Steve Kerr dahil ayon sa kanyang naging interview kung bakit hindi niya ginamit ang batang player na ito ay dahil mahirap nga daw na gumamit ang apat na sentro sa season na ito. Dahil titingnan mo pa nga daw ang inyong game-to-game matchup kung sino ang babagay sa inyong starting lineup. So ang ibig sabihin nga lang dito ni Steve Kerr ay mahirap nga dito magpabago-bago ng lineup, lalo na't kailangan na nga nilang makabuo ng maayos na chemistry dahil hindi na nga nalalayo ang playoffs. At may pagkakataon nga lamang para kay James Wiseman na makapaglaro dahil nakadepende nga sa matchup ng isang team kung anong klaseng sentro ang kanilang gagamitin sa laro. Kayo mga Lods, sang-ayon ba kayo sa mga naging pahayag ni Steve Kerr patungkol kay James Wiseman? Comment down below lang mga Lods. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.